Canadians ban. Dyer's ban. Radiant's ban. Seconds to go. Dyer's big. Radiant's pick. League's assassin. Dyer's pick. Spirit breaker. Seconds to go. 5 seconds. Someone's dropped out like a kid in school. Radiant's pick. Monkey King. Dyer's ban. Morphling. Seconds to go. 5 seconds. Radiant's ban. No. Dyer's ban. Radiant's ban. Seconds to go. 5 seconds. Oh, Dyer's ban. Man, trabaho tayo. Sino di misis eh? Ay, COVID pala. Akala ko ano eh. Alam mo nag-positive na. Eh, di ba buntis na nga? Ngay. Pero yun, welcome back sa ating series natin for today. Last series natin for today, Southfield Esports versus Reckoning Best of 3 Game 1, nakakuha ng Reckoning. Pero Southfield Esports Game 2, nakakuha nila. So, magde-decide their game tayo. So, samahan niyo kami ni Boss Pilad sa ating last game natin na for today. And syempre, bago tayo mag-analyze ng draft, syempre, shoutout muna sa ating mga sponsor sa tournament na to. Syempre, PNXBET. Use our code LUPONWX pag mag-register at pag may katanungan kayo, PM lang kayo sa page para ma-send yung legit page ng voucher seller natin para hindi kayo ma-scam. Siyempre, shoutout din sa The Armory, sa ating mga magandang jersey. Ayan, patulad na itong shuk-shuk-shuk
Ragers. Radiant Bayan. So, gusto mong magabay ng Civil War jersey and restock na na jacket na X eh, punta lang kayo sa The Armory page sa Facebook and Radiance pwede rin kayong umorder sa Shopee. Search nyo ng The Armory! Galit ka? Okay. Sorry. Kala pero to. Papaliwanag lang. Spirit Breaker and Morphling. Naku! Mga patang, ay, ang mga padala niyan eh. Yan sinasabi ko sa iyo. Harurot talaga eh. Pero gusto mo pick na to hirap ng Reckoning? Ng, ako, for Reckoning, hindi ko sasabayan to ng ano. Ng stuns, silence, ng wala. Ano. Kailangan para suntukan mo lang awatan. At saka para matalo mo yung ganyan strat, kailangan mabilis kayong pumush. Mm. Which is, tama yung Death Prophet. Gusto ko yung pick na yung Death Prophet. Huwag na nilang isupport. Huwag na nilang offlane or mid. Kailangan nila dito ng heroes na mabilis ng push para maubos na map control tong si Morphling para din na makabili ng Aghanim's and di mag-level 18. Kasi kapag nag 20 minutes to at nakabuo yan ng Aghanim's plus 8, Morphling, nag-level 18, mahirap, medyo mahirapan sila. Leeg ang tama, sigurado ng Reckoning dito. Paano pag wala Leeg? 10 seconds to go. Pan lang. Bakit? 5 seconds. At saan tatamaan? Ano ba to? Bakit? Makakarating kay Gwenik lahat yan sinasabi mo. Oh, wala naman sinasabi yung pangalan ah. Sabi ko lang, pag walang Leeg, saan tatama? Hoy! Naga Siren! Naga? I think Naga Carry to? Hindi. Naga offlane. Naga offlane? Uy, uy! Teka lang, nagbi-blink-blink. Radiance Ban. Naga offlane. Carry... Dyer's Ban. Carry Monkey King. Bili na nila yun, ano? Yung Disruptor, baka mapigyan pa. Dahil naman, nagbansa rin ng Disruptor dito. Pero gusto ko talaga. Nakuha yung Wire Earth Spirit eh. Kasi wala naman masyadong crowd control itong si Morphling. Mm-hmm. Wala masyadong mga, parang Wayfarb lang yung... Ay, wait lang, ano to? Phoenix Offlane? No? Pwede. Oo, oh, pwede. Mas malakas Phoenix kasi Phoenix Offlane kaysa sa Bara Offlane eh, no? Spirit Breaker Offlane, kung tutusin. Pwede naman, para sa akin, pwede rin yung Spirit Breaker Offlane. Oh, ay, hindi, pwede. Spirit... 5. Spirit Breaker 5. Pero para sa akin, pwede nga nilang gay offlane eh, masaka-saka. Pwede rin naman. Para mas mabilis yung level, para ma-ano agad, ma-max yung max agad yung bulldoze ko. Kasi dapat level 1 charge. Okay, level 2. Tapos level 2 yung greater bash, pero max na agad yung bulldoze. Max na yung bulldoze. Yung bulldoze ang importante dyan eh. Nandun din kasi yung pampabilis eh. Tsaka yung status resistance. Kailan yun? 70%? Ah, 70%. Yung mga kukang Titan's Liver. 20, ano yun, bali 12%, tagdag. So, 82, tapos nag-SNY ka pa, 25%. Sino ba yung nag-testing nun? Kami ata ni Timo nun. Bakit? Nag-pub game kami, nag-morphling siya. Tapos Dyer's nag-spirit breaker ako. Tinamaan kaming dalawa ng call. Saglit lang yung... Para wala pa sa 1 second. Lang yung call nung Axo. Kasi naka-ano siya eh. Binulldoze niya eh, sarili niya eh. Pagka-bulldoze niya. Oh, wait lang. Ah, post for Void Spirit. O post for Naga. Deo. Pwede rin naman yung post for Naga. Ang maganda kasing mangharas yan dahil mabilis sa attack speed. Pero gusto kong makakita kung paano contrain ng Spirit Breaker Morph. Hindi ko alam kung paano. Disruptor? 5 seconds. Bukod sa Disruptor. Disruptor, Naga, Siren talaga. Eh, kaso ang ganda nga ng banyan. Kasi diba, sa static storm naman, walang kwenta yung status resistance. Diba? Fix naman yung silence. Fix na. Yung silence nun eh. Fix yung duration ng static storm eh. Diba? Bukod dun, hindi kasi Ice Blast, ano yun eh. Apekto ng ano yun, apektado sa magic, sa status resistance eh. Kahit yung Doom, apektado. Mm-hmm. Ay, sa mga sumasagot dyan, ayan si, ano, Dijos Jabi, salamat sa'yo. Hindi, kasi, mga sir, delay yung stream natin ng 5 minutes to avoid stream snipe. Kaya hindi naman din, minsan nakikita naman namin agad, eh, kaso, na, ano na naming sagutin dahil kanina pa yun. Diba? So, yung mga sumasagot ng mga tropa dyan ng maayos, hindi yung mga pabalang tsaka pa, ano, pabobo sumagot, di ba? Eh, maraming salamat po na sinasagot nyo yung mga tropa natin dyan. Ha? Ayan, shoutout ko tuloy si Dijos. Nagbimit ba? Kasi sinasagot nyo yung mga tropa natin dyan. Dami niya sinasagot kanina pa eh. Kung nagbimit Earth Spirit itong si Bob, pwede yata. Hindi ko lang alam kung nagbimit Earth Spirit si Bob. Pero kung hindi, Matic, last pick nila dito, mid. Ano kayo magandang mid? Storm. Kailangan nila ng hero na pang delay sa push, kahit pa paano. Storm, yung may pang wave clear. I think Lina is okay. Lina, yan. Or
Hindi, pag Templar, parang medyo matakaw sa fire. Basta may pang clear ng wave. Ayun, Batrider. Good siya. Hindi, pero kahit pa paano, pwede mo mag-adjust si Batrider eh. Na kunyari, medyo mahirapan sa lane. Or kailangan talagang bigyan ng space. Hindi, kahit di siya mag-boot sa travel, di ba? Tingnan mo, nag-comment pa siya. Pag si Boss Village at si Dan mga magkasama, naiisip ko yung clutch. Oh, ah, sino ba ang TD nun? Si Direk ba? Ikaw ba Direk yung TD nun? Yung nag-clutch si ano? Kung clutch papuntan CR. Ayoko, timpuyat pala yun, no? Maaga na rin. NA dots ata yan eh. Oo, oh, NA dots nga ata. Ay, hindi. EU dots. NA o EU dots lang yun. Nalamutan ko na kung anong game yun. Yung pinakas na. Ayaw mong tandaan? Hindi. Hindi ko lang talaga matandaan. So, JG, ano, Naga. Then, post-4 na Monkey. Pinost-4 Monkey King. Uh-huh. Ito gusto kong Monkey King, post-4. Kasi hindi siya masyado, mabilis siya kasing kumilos. At the same time, hindi mo masyadong madi-disrupt yung equilibrium ng offlane mo. Offlane Phoenix pala sila. Hindi naman. So, yung offlane Phoenix nila yan eh. Pero ang hirap nito for Deconing, ang weird ng lineup nila. Post-4 Monkey King, tas Death Prophet magkasama. Hindi na, para sa akin, hindi na ma-pressure to Morphling tsaka Speed Breaker. Makaka-free farm itong Sabat para sa akin. Eh, kaso ang main objective mo dito is hindi makapag-aganim sa level 20 yan eh. Tsaka makakuha ka ng ma-early objective para lumit talaga yung mapa ng Morphling. Pero medyo kulang sila sa pang-push dito. Exorcism na yun. Kasi Exorcism, ang builds na ano yan. Ay, matagal yung cooldown. Ganda rin dito. At least, meron silang pang-reset ng teamfight. Diba? Diba ang hirap pa rin kalaban yan eh. Gigil ako dyan eh. Sa Naga sa Iron Carry. Nice. Kahit walang Diffusal Blade yan eh. No? Sige. Manta ano lang yan eh. Manta Heart lang yan. Manta Butterfly eh. Matsakit na eh. Pero ito, pakilala na natin sila. Simulan muna dan sa SBE. Ayan, sa SBE o South Build Esports, we have sa Maelo si Owa, sa kanyang Earth Spirit, Batrider, Abat on his Morphling, Zenki sa kanyang Spirit Breaker, and Sinrai on his Phoenix. And for the side of Reckoning, ayan, Tihi sa kanyang Next Assassin, Ken sa kanyang Void Spirit, Lucify for his Monkey King, Rupido sa kanyang Death Prophet, and JG for his Naga Siren. GG ka rin. GG ka rin. Nix. Nanonood. Ano yan? Sinong nanonood, Ken? 30 seconds. Ganda oh! Hindi, pero... Hindi, puputulan niya ng puno yan mamaya. Sino nanonood, Ken? Tuhod lumaki. Number 46? Ken, tuloy mo yan, Ken! Under 30 na mga pag-usapan. Tanda mo, doon tayo kay number 25. Diyan 28. Ah, si God. Okay. Si Rold. Hindi na makakagawa. And here we go. Guys, babe, nagagalit. Nanonood si Rold. Ayan. Ayop. Again, this against Batrider. Sa may higit na. Hindi ko, ano lang naman daw, parang 60-40. 60 kay Batrider, 40 kay Void Spirit. Problema lang yung Resonant Pulse, hindi niya masyadong parang hindi ganun kasulit kasi syempre, yung mostly ng damage dito ni Batrider is magic. So si Lucify, lalim nila masyado. Sobrang lalim naman ito. Pero good to kay Morphling, kasi malapit sa tore. Uh-huh. Kasi pag medyo umakit na konti, may hirapan siya lumasin. Ay! Huh? Nangyari? Ano nga? Earth. Lagata. Akala kasi magpa-first kill siya eh. Ano daw? Luck. Ano luck? Lug. Ah! Alam kung anong gusto niya dun sa isabihin dun sa luck. Luck. Kale. Is this looking spicy? Ayan. Ay! Ano oras na? Ha? 8! Eh, 6:43. So, ayan. Matik. Mm-hmm. 7 o'clock. 7 o'clock, ha? Civil War, mga sir. After natin dito, talo na agad kayo sa kabila. Mm-hmm. Pero sabahan nyo muna kami ni Dan. Mm-hmm. Mga shoutout sa 190 viewers natin. Again, update lang po dun sa ating score. Execration vs. Omega. Nanalo po yung Omega 2-0. Alright? And then, eto, game 3 po tayo. Kung kanina, 2-0,
yun. Tapos ngayon, 1-1. Anong score neto? Ten ako dyan. Hindi, alam ko na kung anong score niyan. Ano? Sinigang. Sinigang pa rin. Alam mo na yun, Rev. Alam mo na kung bakit sinigang, ha? Sinigang for life. Promise, mga sir. Mga sir, pag ikaw pinapili ka ng ulam at laging may option ng sinigang, sinigang lagi ang kukunin nyo. Tatandaan nyo yan. Huwag lang kayong order ng sinigang sa mga restaurant na mamahalin. Kasi matik yun, puro taba. Tsaka mas marami yung gulay. Pero pag sa bahay ka lang, hindi, walang sinigang is life. Wala nga masyadong gulay pag gani, mamahaling restaurant eh. Hindi, na-testing ko na yun. Yung kinahina namin kahapon, no? Nakawa ko kay King. Bakit? Si King, ang payat-payat nun, pinakain ang laman sa kanya, puro taba. Sabi ko, oh, eto manok, kunin mo yung manok ko, akin yan, taba mo. Ako, hindi ako takot sa... Hindi ako yung na-hybrid, di nga umiinit ulo ko eh. Diba? Maliban na lang, pag narinig ko yung... Doon sa may... sa likod ng rope. Ah, so... Ano lang, huling hirit lang bago mag-GCQ. Diba? Pahabol lang, no? Safe naman doon. So. Kila, ano, hindi ko alam kung ano yun eh. Si Lolo na, buhay pero, pa. Pero score nun, 10. 10 yun, matik. Oo. Oh. Teka nga, patingin niya rin ako. Tanggalin ko lang saglit yung chat. Hindi pwede hindi ako mag-react dun. Alar na, sa top. Naka po, si Tihi. Na-stun siya dito. Ni... May-stun niya si Earth Spirit. Pero patay siya sa first spirits. Ninrayo dito. So, first lot. Brought to you by PNXBET. Use our code upon WXC. Pag mag-register and pag may katanungan, PM na kayo sa page para masagot ang inyong katanungan. Siyempre, don't forget. Sinip sa comment section. Best responsibly. Comment section ang? Nito. Pakala ka na. Para sa may gitna, okay yung last hit dito ni Ken. 10-3 siya dito against kay Bob na 7-3. Kahit paano lumalamang dito sa baby Ken. And madalas ito nakikita ko sa pag may katapat na batrider. Mm-hmm. Yung mga mid laner na binabote, hindi na agad muna nagbubote. Magic one, muna ang bibirin, tapos boots of speed. Para hindi siya mahabol lang batrider. Para medyo maliit yung killing potential ni batrider. And yun na nga, may boost na dito si Void. Then after nun, parang di na nga ito siya magbubote. Face boots agad yung buboy niya. Hinahanap ko yung live natin. Nawala tuloy ako dun sa live natin. Ayan, okay na, nakabalik na ako. Goods na? Goods na, PPM ko lang si Juan Franco. Parang... Intel ah! Ma. Alam mo, CIA ah! Oh, para ito! Oh! Ah, wala. 5 stocks, may katian! Ah, nasasala pa pala nung resonant yun, kahit pa paano. Di. Yung physical attack lang ni Bob. Pero siyempre yung Firefly damage, hindi na. Oh, kaya nga, sabi ko, na ano ba? Nasala ba? Pero hindi pala. Eh, kasi yung damage output naman ng yung Sticky Napal, ang damage na na-amplify, lahat ng damage na nang galing kay Batrider. Oo. Miski physical or magic. Dugas nga nun, no? Kung sa lahat, no? Eh, lahat, sa lahat talaga. Miski hindi, ibig ko sabihin sa lahat ng heroes. Ah, okay. No? Dugas nga ng Sticky kung ganun, no? Buti nga sa Batrider lang. Pero gusto ko makita yung... Ay, okay. Anong gusto mo makita? Hindi na ako. Relax ka lang. Wala kami gusto Riptide mo makita. Riptide and ano pala kinuha niya dito? Conjure. Conjure to eh, di ba? Ha? Kasi kay ano, Mirror Image. Kay... Si Terror Blade. May gitna. Di ba? Pero, oh, Ken? Ako po, yun lang. Kumaan siya dito. Ang ganda ng body blocks. Napabalik! Doon ang flame break. Noong flame break. Pero mas maganda yung kinuha ni Lucify doon. And nakapag-resonant pulse pa. Oo. Dahil sa Magic 1 Chargers. Delay. And sumasagasa dito. Meron pa rin resonant pulse. And nag-sub siya dito. Oo. Sinalbata ni T o ni Monkey King. So, well played dito sa dalawang supports. Oo. Ang ganda nung pass. Eh, yung sinasabi ko sa'yo. Ang bilis makaresponde. Tapos may pang-crowd control pa. Ganda na nakaganda nung Monkey King. Nakita ko yan kay ano eh. Kay Zai. Nung nagpo-position pa pa si Zai. Sa Ay! Muntik na yan! Kahabat! Nakumuntik na! Nakastick pa sa AJ yung kanyang ano. Pero Spirit Siphon. Kaso dinalabanan ng STR, ano eh, STR shift eh. Sayang yan ah! Oo. Ganda snipe saan yung kahabat? Kaso sayang. Eh nabahan. Okay. Hindi, medyo nahihirapan siya dito sa last hit ah. Namang pa sa Europe ito sa last hitan. 18 last hit lang dito kahabat.
si Rupi do 28 pero kaganda naman dito kay Bat is hindi siya namamalay. Pero yun lang sa may mid na solo kill. Ito na naman si ano ha. Si Krait or si Lucify. Pero na solo kill. Yun lang na solo ni, kill. Si Bob, etong si Kent hindi pa siya gumagamit ng lasso. King Mosby. Yan. Oh, tamang tingin-tingin lang. Ayun! Ang sinasabi ko, ang mga padali na re ni Lucify and Primal Spring ha, taon ng isa. Sinasabi ko na. Ang mga gayong padali talaga. Nakaw. Alam ko, hindi kaya eh. No. Pero kinaya ng isa. Uy, Tarsikin! Napatay na naman dito ni Bob and ni Owa. Uy, impel. Sabal si Ricky. Entihi. Hindi, wala mana si Bob eh. Laso! At least nakuha dito ni Lucify. Yung art double damage, hindi marirefill dito ni Batrider. So, parang mangyayari dito si Batrider, uuwi muna sa game. So, may top. Okay naman yung farm dito ni JG. Okay din yung farm dito ni Enrayo. And Rayo, nag-vessel kaya siya. Or Mechurama, or... Anong item niya? Direct patingin niya ako ng first kill, sorry. Ah, nag-ano nga siya? Ni Naga. Basic, ah, okay. May basic dispel niya. Ah, may basic dispel. So, kaya kahit pa paano i-dispel yung five spirit. Name this basic dispel ang pero kasi yung mga illusion naman niya hindi na nakabawas sa egg eh. So okay lang. Ano nang sabi ni Banturang ko? Impacto. Para sa may end, nako po. Bottom lane. Delikado siya dito. At napatay nga si Owa. Pero si Lucify dito. Si Lucify dito ha, pero naka-charge siya, may ano pa. Oh, pinilit niya pang mag-mischief doon, pero he's in trouble. Oh. Radiance make towers come up. Oh. And mabubuhay siya dito. Pero grabe impression nila dito, Ebat, sa may bottom lane ha. Grabe. Hindi masyado napag-farm itong si Ebat. And wala pa rin siya morbid mask, pero... Sino nag-TP si Abad? Sino nag-TP? Pero Rupido, uy, ang ganda! Anong boundless strike? Pero tatamaan pa rin ng flame break ito si Rupido. Kaya no stacks of sticky. Naliya ba ng berry-berry slide? Mukhang mawawala yung profit sa pangalan niya. At death na lang ang natira. Rupido isa. Saan si ano? Nasa si Morphling? Yun na. Ah, nasa magit na. Diba? Captain Toro ko, diba? Pero killing spree, namatay si Ken, solo kill by Enrayo. Supernova, napunta wow. Nata. Oo, nasinagan ata ng araw. Mm-hmm. Naku, yun lang. Parang ganun nangyari dito kay Ken, nangyari nung game number 2, anong Queen of Pain siya? Bakit feeling ko parang may mangyayaring ano dito? Istorya. Anong istorya? Execration in Omega. Ang manalo ata dito is, ay ang matalo ata dito is lalabanan Exe. Ah, so mangyari. Pag natalo yung Reckoning dito. Exe versus Reckoning. Oo, no. And tinusira yun, tinusira yun. Ng Reckoning. Ni Exe. Boss P, pwede ba kita... Sige, padalan muna. Ay, shoutout ball kay Boss Casimir sa na nanonood ngayon, Boss. Shoutout po sa inyo. Good luck sa laro nyo bukas, ha? Ayan. I think yung inyo, yung mananalo nga dito, makakalaban ata ng, ano, ng Omega. So, syempre. Sa isang araw ba? Ano yung papadala? Hindi, si Joey yun, si Joey. Joey, padala mo lang ng padala. Pero wait lang, si Tihi. Mukhang padala na rin siya. Pinapadala? Pabalik sa fountain. And Henry, you with that Phoenix off lane. Now working for the side of SBE. Pero gusto nilang ang tingin dito si Batrider. So, aware si Bob? Feeling ko. Ano yung feeling mo? Si nawala bigla yung ano ni Ken eh. Yung momentum. Tatlong beses siya namatay. Dalawa sa mid, na-solo kill pa siya ni... Kung nasinaga ng araw ni nung Supernova kanina. Na-solo kill siya ni Bob kanina nasa mid. Tapos na-solo kill naman siya ni Rayo. And eto na, speaking of Bob, let's see. Rupido. Nakapos siya dito. Pero dalawa hindi aware si, dito si Rupido. Ay, kita niya na may ghost na oh. Lumapit na oh. Kumapit na nga. And pumasok na rin dito yung Phoenix and Rupido. Hindi siya nakatingin sa may kapunuan. At pati si Lucify madadamay si Billian pa. Apat ang umahabol sa kanya. Walang malakas sa apat. Kahit crackers, apat yun, mga sir. And killing spree. Para kay Bob, meron na rin Spirit Vessel nung si Phoenix. Dalawa na yung laman ng Spirit Vessel. Problema yan.
hindi. And ahabat nakakapag-farm. Okay pa rin yung farm niya. Mantalicious. Mantalicious pa pa ball. Manta muna siya din after nyan, Matic. Aganims na. Ito pa si TE, problema pa nila to. Pag nag-level 6 to. Oh, pero I think meron tayong team fight dito. Naku, si Rupi Dotes na naman. Makikita siya. Nalipa pa na naman ng Icarus 7 Lenders sa Supernova and Bob. Chasing down, losing by over Monkey King. Nilapit talaga sa Supernova at nasinaban yung unggoy. Pero ang ganda nung Boundless Strike. Well, eto naman si Void Spirit. Well, ganda rin ng kanyang Astral Type. Pero thank you, Will Paul. Meron ding Sunray. Rupi Dotes intro ball na sunog sa DPS. But Ken, we'll be getting a double kill. Abat, kaya ba niya? Dalawa sila dito. Core to core. Op. Ayaw. Palag. Salag. Ayaw. 3-4-2 trade. Lamang yung ano doon, Reconing. Pero ang problema, nabasagan sila ng Tori sa may gitna. So I think worth it yung pagkamatay dito ng dalawa. Ni Phoenix and itong Earth Spirit dahil map control. And dito naman sila pre-pressure ngayon sa may top lane. Meron pa silang catapult. Okay pa rin yung status dito ni Bob. Ni-refill pa dito ni Zenki yung bote ni Bob. So I think pwede nilang pressure rin tong top lane para maubusan na ng first tower itong Regan. Pero 11 minutes pa rin naman tayo, hindi pa ganun ka-threat yung morphling. Yung morphling dito, diba? And nagasari, tuloy-tuloy lang yung mga farm niya. And tinanay sa nung solo kin ni T itong si morphling. Ay! Kumukuha siya ng info, pero yun lang, gaya-gaya po tumaya. Sinong taya? Tingnan natin, abat, wala ng mana. Ito okay na ito kayo ng ang daming sasayang na oras dito ni Abad sa pag-abol. And then mo, dahil sa pag-abol na yon, si Lakin, nakapatay sila ngayon doon. Napatay nila si Zenki. Si Bob. Patihi will fall. Naku, yun lang, Boundless Strike. Tinamaan dito si Bob. And Bob Ryder is down for the count. 2-4-1 trade ba nga? And sulit. Para sa akin, masulit lalo. Yung nangyari dito for Nick Sasarasin kahit na namatay siya. Dahil napatay yung Spirit Breaker na nagbigay na vision. Uy! Pero sa ba, tumama yung kanyang rolling boulder but no smash sa dulo. And Ken, ako, naka-bessel yan. Ako, saglit lang yung Spirit Siphon. Ayun. So, may bessel na rin dito si Void Spirit, which is good item against sa Morphling. And continue mo dito sa side ng South build, wala silang pan-display ng bessel. Like, Apotic Shield or Fate, for you, yung first kill ni Fortune Sense, Fortune Sense. Yan. Oy! Nice putan! Naputol lang sa nga! Nakupo! And tinamaan nga siya dito ng rolling boulder, smash and Lucify in trouble. Ayun, natadyakan pa. Yan ang problema pag Monkey King ka, tapos may spirit ka kalaban. Bukod sa magnetize kasi, tatlong skill niya nakakaputol ng puno. Oo. DNR, pakipagalitan nyo nga yan. Nagkakaingin yung Earth Spirit. Uy, see you tomorrow, mga boss. Baka daan ako. Ah, sige po, boss. Mawang problema. Sana po. Ingat lang po, ingat lang. Sa biyahe. Pero, op. Supernova, tumama kayo, no, ha? Hey, Bob. Delikado si Ken dito. 3 stocks and he's down. Naku, double kill yan para kay Bob. And tingnan natin, pumasok si Lucify. Wala pa tayo makikita dyan. Wukong skuman, syempre. Pero naka-bezel, naka-charge. Tumama na naman dito yung mga right click ni Henry Yu. And bigyan mo naman ng bash. Greater bash. Charge. Ay, talaga? Sunray? Fire Spirit? Sunray. Supernova? Fire Spirit. Glimpse lahat, back. Cooldown. Sunstrike. Nature's Rat. Ay, hindi naman makakatalon yun eh. Uy, tumama. Ay, walang ano. 3 dance. Ayun, nakatalon. Di pa nga namatay. And delikado pa ata si Spirit or si ano. Si Phoenix, pero may ano siya, Icarus dive out. No. Ayaw niya pa muna gamitin sa kayon kasi gusto niya Buti na lang napatid ni Enrio kung nagkataon patay. Pero may Spirit Siphon. And abat, naku po, waveform, binasaan niya na nga si Rupido. Nabuguhan pa nun swarm. And abat will be taking Rupido down. But Enrio, he'll also fall sa kamay na patikin. Pero na silence, nalaso, naliyaban, namatay ba? Hindi naman, pero meron niyang sticky napalm. Dissimulate dodge, 4 stacks of sticky, magnetize na refresh, pero mapapatay pa niya dito si Owa, but still Ken will fall sa kamay ni Bob. Tihi, in trouble, 3, 2, 1, let's go, one more, double kill para kay Bob. Oh, di naman. Nasaan si Naga ngayon? Oo, nagpa-farm pa rin. Nagpa-farm na. Nagpa-farm. Pero mas ramdam mo yung laro dito ng Morphling kasi nagpa-farm na siya, sumasama mo siya sa teamfight. Anak kay Naga na sabit, walang tubig puro farm lang talaga.
Ayan. Tensya na mga sir. Wala akong tubig na dali. Nung pagdating ko kasi dito, rekta ka taas. Wala ka nang tubig na dala, tapos uwaw ka, tapos nakita mo ping... Nagutom palalo ako, no? Sinigang is life! Shoutout kay Juan Franco, na may ilig din sa sinigang. Nangiingit kasi, no? Nangiingit, no? Nag-send ng picture sa'yo. Ano, kumakain na sinigang, eh. Oo. Sent na, boss. Check in ba? Yan, ang gusto ko dito. Tropa ko natin si Joey RN, eh. Wala bang paalog dyan? Wala bang payanig? Inbox, hindi ano, hindi Gcash, relax ka lang, hindi tayo nangihingi ng ganun. Ano ba? May sinend lang na... Mamaya na ata ko yung boss Joey R. Hindi pwede, hindi pwede yun sa'yo, sa akin lang yun. Ay, sa'yo lang yun? Ay, mahina nga. Pero uy, mukhang mapipitas ito si Abat, ay, ay, ay! Wala pa tumanta. Pero may form in, meron ding vessel, hindi nagsusustain. Eh? 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 Hindi nga siya magmanta, mag-SNY na lang siya. Para patong-patong na status release. Ah, yun nga yung sabi natin kanina, di ba? Since meron ka namang, ano, nagagayahin later pag nagkaaganims ka. Pero ang daming iwas. Ang ginawa ni Rupi Dolts doon and yung Supernova walang pumapansin sa itlog. Sa bagay, ba't ko papansinin niyang itlog? Kung masasabugan ako, yun lang. And song will be used. Reset ang teamfight natin. Yun lang! Hindi tumama yung Bundle Strike. Pero yung Primal Spring tatama. And nagkatutok sila ngayon dito sa Ibon. And Phoenix will fall. Zenki on the run. Chasing down by Ken. Oh, sige. Laban. Yeah. Kaya ba yan? Kaya ba today? Kaya ba today? Oh, may disimulate tayong nakikita sa... Ganda na Carapace! Naman. No, nice Carapace by Team. Nix Assassin God talaga to eh. Ako? Wait. Cancel yung charge. Ganda lang ang ginawa ni Nakasarin nung pagkakuha niya ng Manta. Tira na niya sumama sa teamfight and worth it yung pagkasama niya sa teamfight dahil na tulungan niya itong si Rupito na mabuhay plus nakakuha si Lundgren. Naku na! Pitos pa na si Bob and the miss na naman yung boulder. Eh, boulder yung ano, boundless strike. Pero buti ka mo is nakabawid si, you know, si Monkey King dun sa mistake niya sa isang teamfight. Diba? Kasi syempre, magandang setup na yun eh. From the smoke, boundless strike. Diba? Mahaba yung range niyan. Ano kaya next item niya dito after we game? Kasi ang gumagana na lang ng mga para mga orb effect item sa Wukong's Command is Diffusal Scuddy. I think Maelstrom yung gumagana na. Hindi, wala naman slow na yung... Ayaw nga pala. Oo, hindi na nga so, pala. I think, since position 4 siya, maganda, Diffusal na lang. After ng BKB. I think Diffusal na lang siguro. Kung di-defue, kasi sayang kung gumagana pa rin yung basher ngayon sa Wukong's Command, maganda sana eh. No. Kaya naman dati na usin position 4 na Monkey King, kasi no? Na gumagana yung basher dati sa Wukong's Command. Dugas kasi, no? Dugas kasi din sa statue eh. Pero ganun nakuha na yung neutral item. Pasok pa rin eh. Ah, pasok pa rin. Pasok. Yun nga sabi ko, pasok pa rin is Maelstrom, yung Scuddy, tsaka yung Diffusal. Pero Echo Saber din na rin pasok. Hindi pasok yung storm. Ken? Wala, dagger to eh. Walang dagger to. Okay, nagpaplano silang pumatay dito. Nakita nyo si Samuel. Naku! Ganda nung piso ni Tihi. May info na naman sila. I think pinulor nila si Ken eh. Oo, tsaka may ano. Nila si Ken, no? Panlor. May illusion drone to si Ken. So may pang dispel siya ng silence. Kung sangasangan. Pero instead, ito, gusto ko to. Kunin na lang yung mga objective. Busa ka sakali para maubusan ng control. And possible makunin yung outpost. Pero ready ba sila mag-defend ng top lane kung sa kasakali? Kasi good, gusto ko rin yung ginagawa dito sa hard build. Feeling ko mag 40 sila rito, push na nila yun eh. Tapos sabi, yan, 40 and then ano, 40 and then kung hindi talaga aalis, uy, responde kayo, diba? Kasi yung kunin yung courier. Pero naku po, si Ken. Naka-charge yan, ha? Si, parang... May info sila. Obvious na wap dito ni Doon bigla. Ayan na, naku po, nagulat sila. Ang dami palang tao doon. And tatlo yun na silence. And then there's the supernova. And wala na naman po mapansin doon sa itlog. Pulasan si sila. And Naga Siren, mabibigyan. Ay, si Naga pala yun? Naku po, at tinamaampa si Rupi Dots doon supernova. And then there's the Sunray for the additional DPS and Vision. Rupido is down. Sa kabila naman eh, si Enryu, yung kanyang courier. Napitas ni Ken. Alam mo na sasabihin ni Ken pag ganun. Sorry akin yan. Anong ginagawa ni Ken doon? Pwede sana yun. Diyan ka walang pumapansin sa itlog. Oo, ayun nga. Sa sobrang mobile nila, hindi naman, wala naman si Morphling doon na magandang pampasang indig.
So ginawa na, in-ignore lang nila yung supernova. Ay ano mo lang na magpop siya ng itlog dyan, magpakita ng itlog. Oh, relax mo lang. Kung mapakita mo ng itlog mo. Supernova lang. Ay, nga. Nasa Dota TV po ba to? Meron po, nasa Dota TV po. Pero hindi ata tayo naririnig, no? Hindi kami naririnig. Ino-off mo yun eh, no? Direct na. So walang caster doon. Makikita mo lang yung ano. Yung observer? Oo. Yun eh, kung ayaw mong marinig yung boses namin ni Dan. Boss Michael Kimite. Yan. Nandyan yan. Kasi may ticket tayo eh. No? May tournament ticket tayo. Yan. Naku, dinrowing. Ayaw, focus ko man. Ang ganda ng backline strike. Naku! Uwa! Hey, hindi takot yan. Support lang yan eh. Oo. Yan. And let's see. Bob, napush na ba niya? Napush na? Ah, napush na. Kasi habang nangyayari ng teamfight sa may, ano, sa may gitna, si Abad kasi, nagpo-push lang. And si, ano yun? Si, iba black, may mamba black sa akin. Juan Franco. Ayan. Iba black ka ni Juan Franco? Oo, iba black ako. Unti na lang, unting tiis magkakaroon ng A-games dito si Abad. And I think, pag nagkaroon siya ng A-games, sakto level 18 na rin ata siya. No. And naka-max na. Naka-ready na si Spirit Breaker na kopyahin. Aganims na lang in level 18 ang hinihintay. I'm ready. I'm take ready. Me. Sabi dito ni Spirit Breaker. Spirit Breaker, kahit Vladimir's lang, okay na yun. Naku. Pero kanuha niya na muna itong si Naga. Ano yung Aganims upgrade ng Naga? Iba na ba? Di, ganun pa rin, di ba? Ano, parang dati yung Ensnare nag-prepare sa BKB. Ayan na, sa target. And pwede rin gamitin pag natutulog. Kaya reduces, ano yun? Ano yung sa shard? Sorry. Releasing stronger riptide that allows enemy... Naku! Ah, parang dati. Parang Dota 1 na riptide. No. Or yung early Dota 2 days na Naga Siren. True. Na in-on pa yung riptide. Hindi pa siya passive, no? Naku po! No, napakaswerte na naman. Parang sinabi dito ni Gabriel, ah, mag-rush kayo, sige, bigyan kayo double damage. Basag na ba yung sabay baba? Yung barracks? Akala ko basag na eh. Dagger now completed for Bob. Bob Rider. Lead them. Cavaliers. Number 3. Eh, nag-depend lang din sila. Ano yung binaba? Going for BKB ba talaga? Ah, hindi. Aghanims. Mas mapapalaman natin niya Aghanims. Depende niya rin ba niyan? Eh, nabuo na. 10 gold na lang eh. And smoke the... Talaga nag-TP pa si Senki. Sige na, upay mo na ako. Dali. It's time. Ay, ayaw bang hintay mag-level 18 kahit pa paano? Hindi na. Ayun, lalaban na lang sila rito. Naku, katulad niya, nakita si Lucify. Ito, pwede ba sa ito? Beeps! Bang! 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 Tapos! Yan na. Yan na. Talpakan na. Talpakan talaga ang aabutin dito. Ito na yung problema ng Reckoning. Oo. Sakit sa ulo na ito. Pag may na-stun ng isa. Pag may na-charge. Ayan na, may naka-charge. Ay, hindi. Dito tayo. Kaya naka-siren. May nakita ko mukhang mas maganda. Level 18 na. Naku po, 40 seconds yung cooldown. Let's see. CDR na kukunin nito. Hindi na waveform attack target. Para talagang only ano na. Hindi, pwede rin waveform attack targets para pang clear sa illusion kahit pa paano. Pero I think di naman nila kaproblema yung mga illusion na lang. So I think CDR na kukunin nga dito. Ito na. Here comes Silver Story taking into the first turn. Ako po, problema to. Eh, malapit na. Eh, ano, unti na lang magkaka-unload siya. Morph. Pwede silang gumuna-gumuna dito. And nasa na si Silver Story. Last mo na kaya yan si... Hindi, ayaw niya last si Nyx. Zero worth it. Di worth it. May stun pa siya dyan eh, from the carapace eh. Ayan na! Nalaso! Damantyan na daw. Sa taas and liliyaban na lang kung baho niyan, sigurado, no? Pag nag-ano ka, nagliyab ka ng mga insekto, no?
Pero yun lang ha, si Bob, nabigyan niya ay, na literal na mabaho yan. Yan na nga yung pinaka yung ano, ginagawa ng tropa ko yan, yung nag-iliyat ng mga ano, ng mga inyo. Namoy ko na rin yan yung ganyan. Dino-torture. Oh, ipis ata. Bang! Great and bash, wala. Naku po, in Rupi to. Is down. Naku wala, pag ganyan, talagang stay ka na lang sa base. Ang dami na, may gumugulong na Earth Spirit. Mayroon maragas ang... Kung ano, matutusin kung namatay si Spirit Breaker, pwede na yung pagkopento si Earth Spirit eh. Oo. Oh, kung wala akong makakopya, eh di Earth Spirit. Naku po. Naku yun lang. Aabot kaya in charge. Ay, ay! Makapatong pa yung dalawa. Alam mo kung saan mang gagaling, siguro napangiti na lang din si Abbott doon tsaka si Senki. No? At least na first na magsong. Pero yun lang si Enryu. Pero ito ha, BKB, mapo-force gumamit si Enryu. Ayan yung mga demon na ano ha. Naku yun lang, 4 seconds ta, natutukan ng Sunray! Ay! Umabot pa yung charge! Ni Abbott! Indelikada rin si Ken dito. Buti na lang nakapag-dissimulate out siya. Pero mabibigtima naman ng maling pag-ibig dito is si Tihi. Daya pagkat. Daya na morphing. Spirit Breaker. Naglalag kasi minsan sa FB. Ay, yun nga boss. Alam ko talaga, mas prepared nyo na ngayon manood sa kabila eh. No? Mm. Sa YouTube. Kaya lagi kayong inagahanap sa amin. Boss, meron na ba? Meron na ba sa ano? May live sa YouTube? Unfortunately, nandito kasi tayo sa babang, sa second na, studio sa second studio. Primary? Oo, oh, hindi pa, wala tayo sa primary, hindi pa natin naaayos. Ay, secondary pala. Secondary studio natin. So, hopefully, in the next week. Ayan. Diba? Sabi naman ni Kuya Nick, diba? 60% operational. Isipin nyo, nakakadalawang telecast tayo, 60% operational pa. Pero eto si Senki, tsaka si Abbott. 60% boom. Operational ba tawag dyan? Hindi. And patay din ata. Ayun, namatay. Si Senki rito. Wala naman na si Abbott. Walang Abbott. Joke lang. Ito, katabi niya yung Earth Spirit. And more PC cooldown. Doon yung ano ni... Oh. Samuel doon, ano ni Owa? Morph is ready, ha? Morph is ready. May double damage pa si Mo. Hindi, kayang pumatay. Wala na mana, wala na si ano. Si Samuel. Tsaka kayang pumatay ni ano, kayang pumatay ni Abbott nang walang Earth Spirit. Ha. Kasi ano siya, oh, meron ko doon siya dito. There's the lasso. Waveform in. Naku, yun lang na biktima pa nga naman yung pag-ibig. Ito si Kendrick, tinamahan sila ng Boundless Strike. And nandun sila sa loob ng Wukong's Command. Nakialam na rin dito yung Naga Siren. And Abbott will be getting a double kill. He wants Rupido, pero yun lang nagkamali siya ng ship kita. Talagang gusto niya mapop yung Aegis niya kasi pa-expand na rin. Para magkaroon ng mana, tingnan natin. Op, sige. Waveform out. Oh. Oh. Mag-expire na rin in 5 seconds. Ah, maganda yung timing. Maganda yung timing ni Morphling. Alam niyang pop-up na rin. So, why not? I-pop niya na yung take pages niya. Para di na kailangan umuwi sa well. Gusto po, going for E-Blade pa. Sana all, may ligo. Pinapaligo. Ay, sana all, pinapaliguan. Nang HP. Ano ba? Ano ang isip mo? So, sabagay, at Burkit least naligo. No? Oh, at least naligo. Yan. Kahit walang ilaw yung CR, no? Ikaw, hindi mo ba naranasan pinaliguan ka? Di. Nung nanay mo? Di. Nung maliit ka? Never in my life. Napinaliguan ka ng nanay mo? Oo. Oh. Kahit baby ka? Oo. Oh, si yaya ko yung nakalaga sa akin. Di ako dati. Hanggang ngayon, may yaya pa rin ako. Oh? Oo. Oh. Totoo. Matandaan na yung yaya ko, 78 years old ngayon. Yun yung yaya mo, simulat sa pool? Oo, oh, simulat sa pool. Oo nga, no. Kaya ako huling nakakita si yaya. Nung huling umuwi ako, kaya nakakita ko si nanang, ha. Makapag-uwi nga ng ano. Sa Pedro. Wala bang nabibilan dito ng suman? May ilig sa suman yun, eh. Wala nang... parang wala nang naikita na suman. Puro kasi Balenciana dito. Oo, wala nang... Puro ano eh, Balenciaga. Balenciani. Ayan. Balenciani Magaloni. Ayan. Wala ka nakikita na nagtitinda-dita ng ano, suma. Nag-inap, ano, nung paglipat ko nga dito, nagtatanong din ako, may nagtitinda ba dito ng mani? May ilig talaga ako sa mani. Pero yung nilagang mani, wala eh. Wala akong nakikita na yung... Sa simbahan! Mayroon si Grady yan. Na-check mo na sa simbahan. Check mo sa simbahan minsan. Magsimba ka rin kasi. Hindi ka kasi nagsisimba. Hindi ako katawalik ko eh. Hindi, siguro ibig ko sabihin doon sa sumimba kayo. Magsimba pa rin kayo. Pero, na-amiss. Pwede bang gayahin ni Morph yung kalaban?
Oo. Yes, of course. Di kailangan na aganims. Mm-hmm. Kaya ka lang naman gaganims para makopya mo yung kampi mo. Yes. Pero ito na naman si Abad with the first turn dito sa San Lazaro track. Pero wait lang. Ay, hindi pala. Mali pala. Akala ko kasi kabayo to eh. Akala ko nasa San Lazaro tayo. Baka yan eh. Okay. Akala space ko ito na naman tayo. Space cow. Up. Napatigil. Nasilensyo. Okay. Okay na muna. Naku, may quicken. Anong ginawa niya? CDR ba? Quickening charm. Nag-waveform. Pero sakto lang to kasi mayroon na siyang quickening charm. So, ganun pa rin. Oo. May CDR pa rin. Mas mataas yung bigay ng quickening kaysa sa talent tree niya kasi 13% yan. Yung sa talent tree niya, 12% lang. Pero 13% yan, di ba? Ah, 12 din ba yan? 12. Kala ko 13. Pero ito may HP regen. Oo, may HP regen. 9 HP regen. Di ko lang alam kung ilan. Parang mga nasa 9. 11? 9? 9. Wala na naman tumama. Laging ganun, ha? Ilang linggo na ako hindi nagdodota? Mga 3 weeks? Uy, ah, hindi. 2 weeks lang. Dito, abat! Pero kasi may BKB siya eh. Bakit ko tingin mo dito, parang ang pwede lang nilang pang duck doon is yung first skill ni Void Spirit, yung Aether Remnant, tsaka Impale. Abat sa'yo ko dito, first 3 card, 200. Oh, pero naispatan nila si Bob Ryder. Ito na. Ayan na. Wala pa ba si Bob Ryder dito? Ang dalawa yung lumaraga sa dito, si Silver Story. Nang malabon. Di ko gusto to. Naku po, and Lucifer running for his life and Monkey King will fall. Samantalan dito naku, sa side naman. Thank you, nabigyan. Nakapokus na sila sa egg. Egg. Hindi sumabog. Instead, sila yung nasa bugan and Abbott will be getting that triple kill. Will go for the ultra. One more. Ultra kill yan para kay Abbott. Asan yung isa? Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo na. Abo yan. Naku po, ginaya niya pa. Yung Nurge Spirit. Dinadyakan. Oh my god, wala Cristiano Ronaldo mga sipa yun. Rampage! Rampage para kay Abbott. Oh my god. No spirit breaker, no problem. Boy pa isang spirito. Ang dugas, no? Ang dugas ng Morbling, you know, Morbling. Ang dugas ng Earth Spirit. Spirit breaker backlines talaga. Partida yan, kung wala ka pang Spirit Breaker or Morphing dyan, kahit unjing. No, kahit ganda yun. Para sa akin, ang nag-determine nun para sa side ng Salvit Esports, kahit na pati si Batrider na pa rin sila sa team fight, nag-survive po si Egg. Kung di nag-survive yung Egg doon, kaya saan nila. Hindi sumabog yung itlog. Instead, sila yung sinabuga ng itlog. Natapunan sila nung sabaw nung wala, hindi sila nakapaghanda, hindi sila nakakuha na suka. Ang tagal nila kainin yung itlog eh. Pero eto, may nahatak na naman etong si Bob Ryder. And that's Lucify. Nag-disguise pa, naging wago. Pero hindi, makakatulong yan. Another kill kay Abbott Beyond Godlight na nga po yan. Pero mabibigyan na naman ang kanyang kapatid. Si Abbott, wala mana si Abbott. Mana ang kailangan ni Abbott dito. Pero sige, lalaban sa bayan. Pagbigkas, suntukan, walang awatan. There's the magnetize. Rubido, in trouble. Naka-charge me yan. And he's down. Naku po, buyback will be committed for the side of Reckoning Esports. And finally, they will be taking down the Bat Rider. Delikado dito. Yung Phoenix, napatulog. Pero ang nakatulog dito is si Ricky. At napatilisi dando ng... Oh my god! Ang number yung nalagay ni So, ni Nagasarin sa karaoke. Diyos ko po! Late yung kanta! Ang nailagay niya ata doon. Gusto niya kantain sana beer, pero ang nalagay niyang kanta touch by touch. Is Touch by Touch. Malinang kanta Di nakakanta Nako. Pero Boy Rush! Wala si Batrider, pwede nilang kunin itong rush. Mukhang patay din na-attack si Inrayu. Dive out. Di kaya. Ahabot yung dive out na silence, walang lightning. Di kaya. Joke lang pala yun. Pero nandito na naman si Abbott. Drop. At naging home maragas ang train. Akala mo talaga si LeBron James ay itong si Abbott Wala siya TP, wala siya TP. Kumi-chase down block. Naku, may mana pa yan. Naka-BKB, waveform out. Naging unggoy, tumalon. Bakit nasa mid lane na yun? Oh my god, ngayon napunta na sa may bottom jungle. The mobility is real. Kahit kailan, kahit magsawa kayo, lagi ko sasabihin sa inyo, mga sir, mobility is the key. Mobility can win you games. Sipin mo, no? Nakita mo yun, no? Naging baka, tapos naging unggoy. Oh my god. Mongkaw. Ang nangyari, mongkaw. Nako po. And up.
Kowa, nananadyak lang, pero yun nga lang, mabibigilan siya dito. And magnetize will be used. Patay naman si Bob. And patay na naman dito yung Batrider. And tuloy muna sa trabaho. Eto mga tropa natin, from Reckoning Esports, kailangan nila. Oh, this is the third Russian of the game. Ano yung ano laman ng Russian? Second Russian. So, Aegis plus Aegis pa lang. Wait! The Space Cowboy! Oy, munti ka na! May nakuha ba si Batrider? Ay, si Morphling. Walang nakakuha si Morphling, pero ang nakuha niya dito ay Idlep. Sana all my tulog. Okay. Out na yan. Goods na sa inyong Reckoning. And I think for Naga, I think kailangan niya dito ng Butterfly. Yes. Kailangan niya attack speed para kahit papano siya yung talagang babasag ng egg. Anong item ni Naga ba? Bonus siya niya. Pala siya. And next item niya dito is Butterfly. Pero medyo ano na to ha. Yung Naga Siren, hindi na napapansin, ay hindi pinapansin ng South Beach Esports sa teamfight itong Naga Siren, pero map din na itong Naga Siren. Nandun pa lang pala sila. Ano yun? Tinitingnan ko yung ano eh. Ha? Delay eh, diba? Ah, kinuha niya dito yung minus song? 20. Song? Oo. Oh. Ay, minus 30. Hmm. Okay, so 50 seconds na lang. Radiant's mid tower's getting banged up. Oh, may gem na rin dito sa Earth Spirit, ha. So, medyo mahirapan na itong city magbigay ng information sa mga kampi niya. BBKB si Lucy Pai, pero... Uy, kita siya! Kita! Nung bounty strike! And delikado pa nga yung Phoenix dito, pero maraga sana naman! Ito si Zeki! Hindi na nga lang nakapag-pop ng kanyang Supernova Buds din. Matitin, teamfightan na naman to, and he will fall sa kamay ni Abat. And same as Aegis. Owa! Nakakuha na rin wala sa rito, nasa kasahan na naman si Rubido. Lumayo ka man sa akin ka lang, natadya ka pa nga siya. Pero Rubido, which is, tingnan natin. Oh, sige, yung kanyang mga exo ha. Exorcism, the ghost is red. May spirit siphon, nakasilensyo. But still, mamamatay pa rin yan with a shotgun blast. And Ken, nakapatay naman siya dito ng dalawa. Pero sabayang big kasi na dito ni Abad na way for me and Aegis will be pop. Round 2, rolling boulder. Him, tingnan natin. In 3, 2, 1, rolling boulder will hit. Samantalang bakit humaragasan doon sa kabilang side etong si Abat dahil pala nakita niya etong Monkey King at saan ka pupunta? Lumayo ka man sa akin ka lang din, sabi ni Ken. And still, bakbakan sila malupit dito. Diyos ko po, nasa na yung Void Spirit na wala na. Grabe yung laro na to. Bakbakan kung bakbakan. Dalawa na lang sila natira pero nagulat ako yung kinagasar na matay. Wala pala sa kanya yung Aegis or Cheese. Nakay Void Spirit. Oh, nakay Void Spirit pala yung Aegis. Kala ko yung nakay keso, Rupido eh. Nakay Rupido. Pero in the end, gumana na. Yung team fight side ng Salvit Esports. And parang nangyari doon is sa 4-4-5-3. Kasi dalawang buhay yung... Ay, isang buhay yung kinawa nila dito kay Void Spirit eh. Then nakay Aegis kanina. Parang ngayon, wala na Aegis. Ito yung ano eh. Kasi sa mga bootcamp, madalas na magkakatabi lagi, yung carry, at saka position support. Position 1 tsaka 5 ah. Nasa gitna yung mid laner ano pa kayan eh. Basta ang kailangan katabi ng mid laner yung 4. Laging ganun ang positioning niyan eh. 3-4-2-5-1. Tama. O kaya 3-4-2-1-5. Eh yung mga tipo na gaganon na lang bigla si Saint King kay Abad eh. Ah, peace bomb na lang. Peace bomb na lang gaganyan na lang yan eh. Kunwari pagkatapos noon. Hop. Tama. Yan. O kaya pag nakakapatay naman si Abad, si Saint King naman din yung hop. Hoppa! Yan! Ano ba yung next item niya dito? Kasi kompleto na siya. Hindi na kasi siya nag-boots eh. Satanic. Baka satanic. O kaya blessing, pwede. Pwedeng blessing. Parang pwede rin nata butterfly kung tutusin. Magkaroon siya ng ano. Ah, satanic. Okay. Satanic lang. Oh, tapos oh, blessing nga para mawala na yung agad yung center niya. Tapos pwede siya siguro bumili like kung motor na hex. Pwede okay, siguro siya mag-dinken or butterfly. Oh. Para mag-exdote. Pero hindi mo pwedeng bugaan dito. I think hindi to worth it, yung hex. I think mas okay ata basher. Para kahit mag-BKB si Morphling, pwede mong pag nagpo-proc yung presence pwede. No, malay mo, matimingan mo ng ano, ng naka-agi. Pero gusto niya kasi dito, hex, para ang tatargetin na talaga dito sa clash, it's either etong si Bob or etong si Phoenix. E wala naman status resistance etong dalawang heroes na to na gusto nilang patayin agad sa clash. Kasi ang gusto nilang gawin dito, si Abad, ignore muna natin yan. Hindi talaga kakayang patayin si Abad or burst lang agad. Ang pupatayin talaga natin dito, it's either yung dalawang support o yung dalawang core. Ay, ay, ay! Ito si... Ano ha? Si Owa. Uy, huwag mong pahirapan yung Phoenix. Pero nakapag-supernova siya dito.
Ang layo nga lang na sa team fight. Parang si, ano ko, si Babay nasa low, which is si Ken, nasa lunong laso. Walang dadak si Ken. Para kay Abat, and Nubay baka binawal for the core heroes of Reckoning. Nah, yung kailangan nyo lang, ano to, madepend to. And papasukin sila ni Bob, ni Zenki. Asa na yan si Abat doon? Kung umaragasano naman yan mamaya, tignan mo. And Naga Siren, and Trouble, na stun walang galawang, bumili yan ng item. Buti na lang, may buyback pa. Buti may buyback. Oo, may buyback pa, 80 seconds. Pero, may creeps ba sila? Ay, matas, medyo matas. Pack, medyo pangat na yung creeps sila sa may tabi. Buti may creeps sila. Kung wala ka na, and up, nag-buyback ha, itong si, ano ha? Mag-buyback po sila? Nag-buyback si Naga Siren. Hindi sino mag-buyback ka. Uy, yun lang, no, kung sa pader. Si Abat. Wala, dinadaan-daanan na lang ni Abat, oh. My friend, position 5, Zenki, protect me. Wala nga, ano, wala nga kahit ang item si Zenki. Oh, walang manta yun, ay manta lang yun. Wala nga si Vladimir, oh. Talaga ito lang. Level lang puhunan ng isang Spirit Breaker. Oo, oo. Walang item-item, no? Dala ka lang ng utility items. De, tsaka ano nga, tsaka level. Level lang kailangan. And out na sila. Okay. No. Disiplina, disiplina. Pick, ayaw pa rin ito ng Reckoning kasi di pa naman sila, di pa naman nakaka-mega creeps. Matigas sabili na yung naga at masakit na pala. Oo. Pero, di, itemization. Dayan talaga, feeling ko talaga, basher. Eh, no? Hindi, okay naman yung item niya. Yung Skadi, bate, yung Skadi, ay, first item niya, Manta, din na ganyan siya. Kumbaga, yun ang kulang, yun ang kulang. Oo, yun lang ang kulang talaga. Oo. Maganda yung itemization niya. May sakit na rin. Hindi nga napapansin sa teamfight eh. Yun ang mahirap eh. Minsan pag hindi ka pinapansin sa teamfight, ikaw bumubulat. Yung magiging magbabasher. Pero, I think alam naman ito ni, ano, ni alam Lucify. Alam naman siguro ni Lucify yan. Oo, na hindi nagpo-proc yung basher. Sa bukong. Sa bukong skuman. Nagtitingnan nga eh, kung gagana. Ay, kung magiging worth yung basher na dito, kahit di na gumagana sa bukong skuman. Uy! Takin, nahihina ako. Oh, eto na naman. Kuma-clutch na naman po si Dan. Isang clutch na lang ba to? Oo, piling ko isa na lang eh. Uy, ano yun? Oo, ba't ang nagalit ka? Lasing ka ba? Ha? Ah, yan. Ay! Pero uy, dito mama! Tihi! Mabuti hindi siya nakakita ni Bob. Rider! Si Ken na naman nalaso. Si Ken na naman nalaso. Yung walang buyback and supernova, mapapop na rin. Walang makapasok dun sa egg and Lucify will also go down. Tamang spam lang ng Eta Gege. Etong si Abat. And ayan na naman, mga rumaragas ang empowering haze and ano ha, charge. Naku po, natadyak ang pa si Rupido na greater bash mo palayo. And buyback will be committed by Rupido. Let's see, another charge. Nagmanta, sige, hataw. Oh my God, ang daming illusion na gawa ng kanila mga kaisipan doon. Pero Abat, fight another one, may sinaman to? May satanic, pinatulog. Let's go. Yun lang. Akala ko naman pukpukan, walang awatan, pero Rupido, madadiveback yan pagbaba kung hindi makakasurvive. Ay, nagkabayback si Ken, nagkabayback si Ken. Tingnan natin, eto na, this kaya is ata, it. Kaya ata, kaya ata si Abad. And Abad will fall. Pero may buyback siya. Godlike streak yun, 1.1k gold swing. And nananakbo ngayon, etong Phoenix na nalaso na naman. Etong si Lucify, tingnan natin. Or rather, tapang ni Ken, ha? Ken, HP is low. Baka matabahan siya dito ng DPS. And buyback pa nga. Kaya nag-buyback ko siya, Abad. And Abad will be using his buyback. Let's see yung Batrider. Nagpanggap na nga na multo. Gumulong. Si Owa, ang laki nun. Walang tinamahan. Pero si Bob, oh my God. Hinahabol na naman siya dito. Kasi si Ken, nagawa ang kanyang kaisipan. Oh no. Tumatrabaho lang. Abad, trabaho lang, mga sir. Walang personalan, trabaho lang. And eto na, si JG. Ano? Ikaw, tumatrabaho ka? With a great one, na-stun. Oy! 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 Abad is down! No buyback for him! Oh, oh no! This match, kapit oh, na no! Oh, oh no! Oh no! Oh no! 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 And Zenki, he's in trouble as well. Na-silence kapag go scepter. Tihi na andyan din ang ganda ng Impale at tatlong heroes ng South. Oh no! Walang buyback! Oh no! Oh no! 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 Naku po! Diyos ko! Ay, what a game! What a game, mga sir! Kaya ba straight? May exorcism ba? Dating ko kaya ata eh! Hindi! Wala ka na exo! Magkakaroon na exo! Wala naman! Walang magdi-depend! Sino magdi-depend? Si... kahit sino yan. Hindi, pwede ata si Monkey King.
O si Death Prophet muna, may boot to trouble. Sino nag-silence sa akin? Ay, wala naman si ano. Ay, nag-abisal na, nag-abisal na sinagas. Bash! 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 Jesse! Jesse, bash! Wala. Pero I think kaya to straight. Pero ang ganda na gagawa ni Bob. Inaano niya yung creep wave. Pinapatay niya para mag-pro. Uy! Uy! Ba? Uy! Pero wala sila creeps? Ay, nee, meron! May si creeps sila. Oh no! Kaya na, Exo, nilabas na! Wala ko po, exorcism mo, Vipa! Pwede sila mag-GG push dito! Or even a Mega! Feeling ko kailangan nilang i-even out ng Mega! Hindi! Hindi, mukhang di kaya! Even out lang! Hindi mo mag-GG push sa yan! Hindi nga kaya, di kaya! Mag-Mega na lang kayo, punta kayong top lane! On bottom! Or kahit saan, pero ito, nagsimula na nga agad yung team fight dito. Wait, kaso, nahata, yung naga siren, wala na naman pumapansin doon sa itlog. Wala na, delikado si Narito, masasabugan yan. Takbo po na agad yung dalawa. And yung naga siren, delikado, at again, yung sabi niya, napagsang muna. Tingnan natin. Atras muna. Oh, let's go back, mga sir, mayday. Go back. Oh, and ako na iwan dito si Tiggy. Yun lang, may gem. I think may babaka tayo. May gem si ano, si Owapem. Oh, sino napatay niya no? Ni Bob. The buyback yun. I think may buy. Okay. Patay yung support. May mga buyback. Good lang. Pero buhay yung rush. Yan lang. Sakto, buhay yung rush. So third rush, may aga names. Ako po, makakuha ng aga names yung Patrider. Oh no. Hindi. Makakuha ng aga names. Kung sakasakali. Feeling ko. Eto. Go for broke. Labanan na yan. Suntukan, walang awatan. Sabi nga ni Ivan. Iba yan eh. Pero hindi natin pwede sabihin niya siya, sabi niya eh. Fish bomb. Ayaw. Fish bomb. Yan. Hindi, malabo nila yung contest yung rush. Mahirap eh. Hindi rin sila makaka... And magkakaroon nga ng agad mista nung si Bob. Hindi sila boot. Yung laso, 20 seconds na pag ginamit sa kampi. Alam naman natin, di ba yung laso ngayon? Oo. Top 20 seconds. Ay, hindi. Wala siyang shard eh. Wala siyang shard. Oh, tama. Wala pa lang siyang shard. Ano? Pagdagsong! Pang-depensa, baka may pumasok? Baka naliligo, nasa shower, nagsisiyar, kaya napakanta. Hindi, pero okay lang naman yan eh. 50 seconds lang yung cooldown yan. Oo. Sino yun? Chicken. May talent. Sing and dance. Dagger? Okay. Dagger? Ito yeah. Mahirap. Ito mahirap para sa side ng wala silang soul. Challenge to for reckoning. Oo. Kaya nilang depensa, yung nag-iisa nilang melee barracks. Mm-hmm. Siya na lang yan. Kailangan pa nilang labanan. Kompleto na pa yung tier 4 neutral item ng SBE. Grabe yung item niya na naka-regions. Pero maganda yan. Again, solution. No? At least, at saka ano rin. Kompleto na ba yung tier 4 neutral ng ano? Pero ako si Abad pumapasok. Sandali! Yung Phoenix and Phoenix will fall and boy. Buyback ko naman yan. Tingnan natin kung gagamitin niya na. Pero si Abad walang pakialam sa nangyayari sa baba. Sige, trabaho lang. Ito na naman. Ginaling na naman ang kanyang kakampi na si Zenki. Nasa Sinaga. And the Spirit Breaker. Pero eto si Rupido. Siya natutukan. Sinaga. Low Bling. And Naga Siren HP is low. Naga Silence. Naku po, napatulog pa sila. And magti-TP out. Wala silang magagawa dyan. Kundi tingnan atras. Habang natutulog. Oh my God. Let's see. Naku ha. Walang buyback. Ako dalawang game sa ito. And natali pa si Lucy by. That's a dieback for him as well. Asan si Ken? Wala na rin siyang HP dito. And triple kill yan para kay Abad. Nanek. Naku, yun lang. Paano kung malaalambat yung tubig? Ang baba ng buhay! Nababash! Oh my God! Delikado na naman si Abad dito! Abad! Your HP is low! Pero may supernova tayong nakikita dito. And Aegis will be pop! Pero, trabaho lang din. Nasta na naman sila rito. And Ryu, ha? Napakaganda ng ginagawa ng kanilang Phoenix. Pero yun lang, yung Batrider. Naiwan si Bob! Malalaso ba? Oy! Double laso! Nahatak! Ang tanong nga, abot pa sila siya. Patay si Bob dito. And same! As Zenki, he's down! Pati yung Phoenix, delikado na rin dito. Ken, fighting for his life. Pero, oh no! At saka na expose na yung throne. Tingnan natin. JG! Naku, napatulog na naman song. Si Abad. Pati si Enrio nakatulog. Sana all mahaba yung tulog ng BKB. Hindi kumapit yung Aether Remnant but the creeps. And si Enrio fighting for his life. Naga Siren in trouble and Rupido will be calling the game. GG! Good night, Irene! Grabe yung laro na yun. In favor of SouthBet Esports. Napakagandang laro. Pero nung isang beses lang ata nila na patay dito si Abad nung nagkaroon ng agad. Pero napakaganda ng laro. Ang sakit sa ulo. Sa sobrang ganda ng laro, every team fight, parang dalawa yung team fight na kailangan mo tignan. Nalilito na yung cameraman natin.
Pero grabe. Yun ang masabi ko. Grabe yung teamfight na nangyayari. Pero para sa akin, kulang lang talaga sila sa damage against dito kay Murfling. Oh, may ano sila, may lockdown, kulang lang talaga sa damage. Mm-hmm. Kasi kung tingin mo sila agad sa Iron, wala siya masyadong damage item dito. Ito mga team na to. Excited na ako sa mga bandas siya. May finals, grand finals nito. Nandito pa lang tayo sa playoffs, hindi pa naglalaro yung Alpha. Meron pang mga naglalaro dun sa baba, yeah. Diba? Oh my God. So that concludes our coverage of PNXBET Invitationals, mga sir, for this day. And meron ulit tayo bukas, no? Direct na alas 12. Lower bracket. Lower bracket naman yun. Ang maglalaro dun? IAP and Alpha. Tapos, ito sa isang araw ulit eh, yung mga panalo rito, no? Basta ilalagay yung... Basta may schedule tayo, nasa Kuya Nick, ini-story natin. Story, tama, tama. Tsaka dun sa group, mayroong invitations dun. Tama. Alright, so yun. Mga sir, maraming salamat sa mga nanood. Pahinga na muna kami para bukas. And Civil War. Mahayal, manood okay, tayo. Okay, Lupon Civil War page, mga sir. Maraming salamat. Kami naging kaso nyo for this game, this village. Eh, this is la. And we're signing off. Maraming salamat, mga sir. Oh no! Oh no!